Hi guys, kamusta kayo? Welcome ulit sa panibago natin vlog. I-review natin tong Shinko. Shinko tires na kinuwit natin. Ano ba ang benepisyo nitong kinabit nating Shinko tires? Yeah, napanood niyo yung ano, yung pagkabit, tapos yung mga clearance ng ating mga gulong. Ngayon, test natin kung maganda ba, makapit ba, madulas or iba pa. At ito, gamit natin, nakalagpas na tayo sa 20 kilometers na break-in period. Kaya testingin na natin. Ayan o. Ayan. Ayan. So far, kung isa mula nung ano, Sunday, ay maganda naman yung ano, yung review ko dito sa Shinko tires. At makapit siya, lalo kahapon, di ba, maulan kahapon, na-try ko na kung madulas ba siya o makapit sa ano, sa basa o sa ulan. So far, makapit siya. Hindi na nakakatakot na ano, magmabilis or lumiko ka, kasi sa kung sa stock talagang ano, minsan ano talaga siya, madulas sa basa. Pero kung kabisado man yung motor mo, syempre hindi naman tayo nagmamabilis or nagta-top speed or nag-ano, babanking. Ano lang tayo, city driving lang. Para sa akin ay ito okay. Okay ang Shinko tires. Hindi tayo sponsored ng Shinko tires. Hindi po tayo, binili ko po itong gulong na to para sa aking motor. At wala pong bayad to. Hindi po sponsor ng Shinko tires to. Ito lang yung ano, ito lang yung aking review dito sa ano, sa gulong na to. Ayan. Hindi tayo maka top speed, pero nung nilagay ko to, parang ano na siya, stable yung ating motor. Stable siya kasi nga lumaki dahil dito sa gulong natin. At maganda siyang gamitin. At magagamit ko to pag uwi ko ng Bulacan. Pagpunta namin sa DRT. So far, so good ang aking review dito. Kaya siguro yun lang. Yun lang yung ano, yung gusto kong i-share sa inyo yung about Shinko tires, kung sining gusto or yung minsan ayaw ng Shinko tires. Comment lang po kayo ano ang advantage and disadvantage ng gulong na to, kasi sa ako first time ko makagamit ng Shinko tires. Yeah.
Konting ano lang, konting banking lang. Hindi ano siya. Parang kampante ka na ano, na iliko. Kasi nung stack, tagliliko ako, alalayan ko ng isang paa. Kasi ka baka tumuloy. Pero dito, kahit hindi ko na itukod yung paa ko, umalala yung paa ko. Ano siya? Okay siya. Ayun o. Hindi natin makita. Ayun o. Stable siya. Ay para sa akin ang mga review na to, para sa akin at ito yung aking nararamdaman dito sa gulong na to. Kung kayo meron kayong ano gustong i-comment dito sa gulong na to na 5, free na free kayong mag-comment kung ano pa yung mga advantage and disadvantage ng gulong na to. Kasi ang 5 tires parang ano eh, wala siyang wrapping o balot. Pag binili mo siya, yun na yun. Ano lang siya, may sticker sa gulong, tapos ready to ano na. Isalpak mo dun sa mags. Wala ka na tatanggalin mga wrapper. At hindi siya ano, hindi siya mumurahing gulong. Medyo mataas din yung kanyang presyo. Yung 1.6 yata yung ano, pang harap natin, 100 by 80. Tapos yung 140 ay ano yata yun, 2,000. Ganun ang presyo niya. Kaya hindi rin nahuhuli sa ano, sa siguro sa quality, dahil mahal siya eh. Mahal yung gulong. Kaya ito yung ano, ito yung gulong na napili ko. Try natin sa dito. Dito sa pababa, oh. Kapon basa ito pero hindi naman tayo nadulas. Praise God. Pati dito sa pino na simento, makapit siya. Kaya okay na okay siya. Yun! Yun, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood sa short review natin. Comment na lang po kayo kung merong gusto kayong sabihin about dito sa ating gulong. Salamat! Ito po sa Helms Motovlog ng Saling. God bless! Bye-bye!